Sinusubukang gumawa ni Maro ng karatula nila subalit hindi siya magaling sa spelling. Kaya si Kiruko ang nagsulat ng karatula na nagsasabing pumapatay sila ng man-eaters kapalit ng 2,000,000 yen. Inaasahan nilang may makuha silang customer pero wala silang makitang tao sa lugar, at kahit ang hinahanap nilang grupo na Immortal Order ay hindi nila mahanap. Kaya namingwit na lang sila ng mga isda para may panghapunan. Sa gitna ng kalsada nagluto ang dalawa, na nakita naman ng mga bantay ng Immortal Order na grupo. Nagpunta ang lalaki sa pinuno para sabihin ang tungkol sa 2 bata na may karatulang pumapatay daw ng mga man-eater. At naintriga naman ang pinuno kaya inutusan niyang dalhin sa kanya ang 2 bata. May lumapit kila Kiruko na inakala nilang mula sa Immortal Order na hinahanap nila kaya sila sumama. Sinabi ng babae na kung nais nilang magpagamot ay hindi ito ordinaryong ospital. Ngunit sinabi ni Kiruko na hinahanap lang nila ang doktor na nasa picture, pero hindi daw nila ito kilala. Dahil hindi pala ito ang grupo ng Immortal Order dahil mali pala sila nang nasamahan, dahil ang totoong grupo ay nahuli nang dating. Kaya balak na nilang umalis pero nagmakaawa ang mga ito na pakinggan muna ang sasabihin nila. Pinakilala nila ang grupo nilang Live Human, at kontra daw sila sa grupong Immortal Order, saka nagpakilala ang leader na si Mizuhashi. Nakita daw nila ang karatula nila Kiruko kaya nais nilang makipagnegosasyon. Ngunit dahil wala pang alam tungkol sa Immortal Order ang dalawa, ay pinakita ni Mizuhashi ang paan niyang pinalitan ng bakal ni Dr. Yusami, dahil pinag-e-eksperimentohan daw ng grupo ang mga tao. At ang isa pang dahilan kaya galit si Mizuhashi sa Immortal Order, ay nakita daw niya ang isang taong nasa nakakaawang kalagayan na binubuhay na lang ng isang makina na hindi pinahihintulutan ni Dr. Yusami na mamatay. Kinausap daw siya nito na gusto na nitong mamatay, kaya naman nabuo ang Live Human dahil sa pagkamuhi nila sa ginagawa ng Immortal Order. Pinaliwanag naman ni Kiruko ang nabalitaan na ginagamit ng Immortal Order ang parte ng mga man-eater para makagawa sila ng immortal na tao. Nalaman nila mula kay Mizuhashi na itinatago daw ng nasabing grupo ang man-eater nila sa basement. Dahil dito ay napag-desisyon na ni Kiruko na patayin ang man-eater na sinasabi nila. Napansin naman ni Maro na umaaktong lalaki na naman si Kiruko, kaya giit nito na lalaki naman talaga siyang natrap sa katawan ng ate niya. Kaya naman hindi niya makalimutan ang katawan nito, tapos dahil masikip ay malayang nakakadikit ang Junjun niya kay Kiruko. Kinabukasan ay nagkaroon ng pagpupulong sila Mizuhashi tungkol sa kung gaano kasama ang ginagawa ng Immortal Order. Kaya bilang pag-aaklas ay tinapon niya ang prosthetic leg. Napag-alaman na magwewelga pala ang grupo para magkaroon ng decoy habang ginagawa nila Kiruko at Maro ang misyon. Nakapasok sila sa basement dahil kagrupo din nila ang bantay doon. Nang makita na may kuryente sa basement, subalit malinis naman at walang bakas ng man-eater. Ngunit naramdaman ni Maro na tila ba isang patibong ang napuntahan nila, kaya naisip ng binata na baka chop-chopin sila at pag-eksperimentohan. Naisip naman ni Kiruko na pwede silang lasunin gamit ang gas dahil kulob ang basement. Kaya naman naisip ni Maro na umalis na sila kagad. Ngunit may nakita silang isang maliit na man-eater sa kotse na siyang pinatay ni Maro gamit ang kakayahan. Pero natuwa pa sila dahil totoo ngang may man-eater at hindi totoo ang mga naisip nila. Nakakita sila ng maraming maliliit na man-eater kaya sinuyod nila ang lugar. Subalit nakita ni Kiruko ang nanay ng mga ito at natutulog daw ang mga man-eater para makasurvive dahil wala silang makain sa basement. Ngunit napansin nilang may isang man-eater ang nakakagalaw. Binaril ito ni Kiruko, subalit hindi alam kung tinamaan niya. Nang makitang nasa paha niya na ito bigla, at napakarami pala nila kaya nakapitan ng mga ito si Kiruko. At pagtingin ay maging si Maro ay walang nagawa sa mga ito. Sumampa ito sa dalaga hanggang sa wala na siyang magawa kahit may baril. Tapos binuka nito ang bunganga na bakal na siyang panangputol sa kamay ni Kiruko. At nang makita ang iba pa ay napagtantong ito na ang katapusan nila. Subalit isa lang pala itong panaginip at hinalikan siya ni Maro para magising. Nalaman niyang kagagawa ng man-eater na nakita niya ang halusinasyon. Kaya tinapos na ni Maro ang nanay ng mga ito. Saka naman uulit pa sana ng halik si Maro pero nasampal na siya. Dumating doon ang isang lalaki na may dalang baril at naramdaman nila na mapanganib ang lalaking ito. Ngunit nang makita ng lalaki na napatay nila ang man-eater ay sinabi nitong may nais daw siyang ipagawa sa kanila. Saka nagpakilala ang lalaki na siya si Dr. Yusami. Nagpatuloy ang pagwiwelga nila Mizuhashi na magbato ang kagrupo sa mga bantay kaya binato din ito sa kanila pabalik. Ngunit aksidenteng nabagok ang ulo ng pinuno nila saka sila agad na umalis. Nagtaka naman ng mga bantay kung bakit sila nag-alisan kaagad na tila ba isang decoy lang at may ibang plano. Sa base nila ay napag-alaman na namatay na ang leader nila dahil sa nangyari. Ibinalita ni Kalbo ang masamang balita sa mga miyembro na siyang hindi nila matanggap.
Subalit sinamantala ito ni Kalbo para magtanim sila ng galit sa buong Immortal Order, kaya nagplano silang sumugod. Samantala nakita ng dalawa na maganda naman pala ang hangarin ni Dr. Yuzumi sa mga tao, dahil gumagawa lang siya ng mga prosthetic para sa mga taong naputulan ng parte ng katawan. Pinakita nito ang isang nilalang na nakatago sa loob na tinutukoy ni Mizuhashi sa kanila, nang makita ang isang babae sa nakakaawa nitong sitwasyon. Nalaman nilang kaya pala hindi ito pinapayagan ni Yuzumi na mamatay ng normal ay dahil sa magiging isang man-eater ito. Tulad ng mga man-eater na nakita nila sa basement. At ginagawa ito lahat ni Yuzumi dahil gusto niyang mamatay ito nang hindi nagiging isang man-eater, kaya naman tinatanggal niya ang mga parte ng katawan na kontaminado para hindi ito mamatay. Kaya naman nang makita ni Yuzumi ang kakayahan ni Maro ay naisip niyang siya lang ang makakatulong sa kanya. Subalit ayaw pa itong gawin ni Maro dahil gusto niya munang tuparin ang huling kahilingan ng babae. Gamit ang mga aparato ay nakakausap nila ang babae. At ang huling kahilingan nito ay muling makita ang langit bago siya mamatay. Pero giit ni Yuzumi na hindi ito pwedeng tanggalin sa mga makina. Giit naman ang dalawa na hindi nila tutulungan ng doktor kung hindi masusunod ang huling kahilingan ng pasyente. Kaya gumawa sila ng paraan para mailabas ito mula sa silid, samantalang bumalik ang Live Human para gumanti sa pamumuno ni Kalbo. Pero maging ang spy nila ay pinatay nila para magsilbing simula ng kanilang revolusyon para sa Immortal Order. Nabalitaan ito ng mga tao sa loob kaya agad silang naghanda para lumikas. Samantala tagumpay nilang nailabas ang pasyente. Kaya naman ginawa na ni Maro ang nararapat gawin kahit nalabag sa kalooban. Hanggang sa mamatay ang pasyente nang may bakas ng luha ng kaligayahan sa mga mata. Pinagsisihan naman ni Yuzumi ang desisyon niyang pigilan ang pagkasawi ng pasyente dahil mas nahirapan lang daw ito. Ngunit nakita nila sa tablet na nagpapasalamat ang pasyente sa doktor dahil sa mga ginawa nito, dahil naibigay din ng doktor ang sarili niyang mata dito. Napatulo na lang ang luha ng doktor dahil sa kasintahan niya pala ang pasyente, at makikita naman na labag sa loob niya ang mga nangyari pero wala siyang magawa. Pagkatapos ay dinala nila ang bangkay, at sinabi ni Yuzumi sa mga kasama na tapos na ang misyon niya. Kaya sinabi nitong gusto niya munang mapag-isa habang binibigyan ng maayos na libing ang kasintahan. Sinabi ni Yuzumi na ang mga aparato sa buong gusali ay nilikha niya para manatiling buhay lang ang kasintahan. At ang mga tao na naipon sa loob ay tinutulungan niya lang dahil ikinatutuwa ito ng kasintahan niya. Ngunit ngayong patay na ito ay wala na siyang pakialam. Samantala si Kalbo naman ay nagbubunyi dahil tagumpay na nakuha ang dating base ng Immortal Order. Subalit hindi niya alam na may man-eater pa pala sa basement at dahil naramdaman na nito ang presensya ng mga tao dahil sa pagpunta kanina nila Maro ay nagising na ito. Ipinagtanong nila Kiruko ang mga hinahanap niya nang makilala ng isang lalaki si Robin. Dahil nagtrabaho din pala doon dati si Robin 2 taon na ang nakalipas, subalit ngayon ay hindi na nila alam kung nasaan ito. Samantala si Yuzumi naman ay nasa rooftop na may hawak na isang baril habang yakap ang yumaon niyang minamahal. At hinalikan niya ito bago niya tapusin ang sariling buhay na narinig naman ng dalawa sa ibaba. Kaya agad silang umakyat at nasaksihan ang ginawa ni Yuzumi sa sarili, dahil sa ayaw nitong mawalay sa minamahal ay sinundan niya ito hanggang sa kabilang buhay. Dahil dito ay napagtanto ni Maro na siya ang kabaliktaran nila Robin at Yuzumi, dahil ang kakayahan niya lang ay ang kumitil ng buhay. Ngunit sinabi ni Kiruko na nakakapagligtas siya ng mga tao kapag pinapatay nito ang mga man-eater. At sa kabilang buhay naman ay napag-alaman na si Mimihimi pala ang babaeng pasyente, at si Dr. Yuzumi ay ang matandang Shiro. Sa alaala ni Kona ay kasama niya pa ang kaibigan na si Azura, kung saan tinuturuan siya nito kung paano tumalas ang imahinasyon. Kung saan nagawa niyang masugatan ng isang bata sa pamamagitan ng imahinasyon. Pero pinagaling naman ito agad ni Azura. Isang gabi ay nagpunta si Azura kay Kona, at dahil sa kakayahan nito ay namatay ang mga kamera. Giit nitong alam niya na ang dahilan kung bakit siya nabuhay, kaya ngayon ay nais niya ng magpakamatay. Tapos gamit ang kapangyarihan ay lumipad si Azura, saka nagbigti sa itaas dahil sa mga natuklasan niya. Tumalon si Kona para iligtas siya, subalit huli na ang lahat kaya nahulog ang lalaki pero nailigtas pa rin siya ni Azura. Ikinalungkot ni Kona ang ginawa ng best friend niya, subalit giit ni Azura na may mga kaibigan pa siya na sila Tokyo. At mula noon ay naging tahimik na si Kona, tapos dito ay nagsimula na ring magustuhan ni Tokyo ang mga drawing niya. Samantala sa present ay nakita ni Kiruko ang hawak ni Yuzumi na kapareho sa logo ng baril niya. Kaya nagpa siya silang hanapin ang dating tinirhan ni Dr. Yuzumi. Saka sinabi ni Maro na tumubo na kagad ang natanggal niyang ngipin nang biglang lumindol kaya nagcrack ang lupa. Nagpunta sila sa gumuhong gusali para maghanap ng taong mapagtatanungan pero wala silang nakita nang may lumabas na tao sa loob. Sinabi nitong naghahanap lang daw siya ng mga gamit at pinagkamalan niya pang bandido ang dalawa.
Kaya nagalit ang dalawa dahil mas mukha pa daw bandido ang matanda. Sa past naman ay napansin ni Shiro na palaging nakatingin sa taas si Mimihimi kahit wala namang makikita doon. Kaya nakumpirma ni Mimihimi na siya lang ang nakakakita ng anino ni Azura sa Kisame. Sa present ay tinanong ng dalawa sa matanda kung alam nito ang lugar na Heaven. Subalit nagtataka sila kung bakit nito ginalaw ang sasakyan. Tapos nagpapabayad din pala ito kapalit ng impormasyon. Pagkabayad ay ikinwento ng matanda ang tatlong teorya kung bakit halos naubos ang mga tao sa mundo. Ito ay mga teorya tungkol sa bulalakaw na bumagsak sa mundo. Teorya ng alien invasion na pinagmulan daw ng mga man-eater. At ang ikatlong teorya ay ang pandaigdigang digmaan gamit ang nuclear weapon. Pagkatapos ng kwento ay nairita lang si Kireko dahil hindi naman nasagot ang tungkol sa logo at mga taong hinahanap niya. Ngunit muling nagbayad si Maro para sa susunod na kwento. At ikinwento ng matanda ang totoong nangyari 12 taon ang nakakalipas. Kung saan nagpatawag ng meeting ang pinuno ng academy dahil nais nitong ipasa ang katungkulan kay Miss Aoshima dahil matanda na siya. Ipinagtaka naman ni Dr. So Atari at ng ibang matanda ang desisyon ng director dahil si So Atari ang nararapat sa posisyon. Dagdag pa nitong sa paglipas daw ng panahon ay pinamunuan ng mga kababaihan ang lugar at kung may lalaki daw na magtangkang pumasok sa loob ay pinapatay nila. Pero kapag gwapo daw ang lalaki ay ginagawa nilang palahian. 10 taon daw siya doon bilang isang palahian ng mga babae. Subalit alila pa rin ang turing sa kanila sa loob. Isang araw ay nagdalang tao ang isang babae sa loob gamit ang binhi niya. At kapag babae daw ang anak ay tatanggapin ito ng mga tao, ngunit kung lalaki ay magiging isa ring palahian na kagaya niya. Sa kasamaang palad ay naging lalaki ang anak kaya naman nagtangka silang tumakas sa lugar para sa sanggol. Ngunit nahuli ang mga kasama at siya lang ang tagumpay na nakatakas. Kinabukasan ay isinabat ang bangkay ng mga nagtangkang tumakas kagabi para wala nang gamaya sa kanila. Pagkatapos ng kwento ay natuklasan ni Kiruko na peke ang tato nito, kaya tingin niya ay niloloko lang sila ng matanda para sa pera. Kaya pinagbantaan niya itong papatayin kung hindi aalis sa paningin. Dahil napansin ni Kireko na tinakpan nito ang isang karatula dahil nandoon na pala sila sa isang sangay ng Takahara Academy. Pumasok sila sa loob at nakita ang isa pang kahon na may logo. Saka nakita ni Kireko ang isang papel kaya nalaman niya na may 18 branch ang nasabing academy sa buong Japan dahil dito ay nagkaroon sila ng clue kung nasaan ang Heaven. Samantala sa past ay binalita ng director na nagdadalang tao daw si Tokyo na ikinabigla ng mga matatanda dahil hindi normal na mga bata ang mga alaga nila. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part sa kamag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.